Hello Earth Science, kamusta kayo? Tingnan natin mga messages para sa inyo ngayong araw na to. Pero syempre, bago yan, dito mo tayo sa intro natin. Thank you so much dun sa mga returning subscribers. Maraming salamat sa support ninyo. Huwag po sana kayo magsawa. And dun naman sa mga bago dito ngayon, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and then tap nyo na rin yung bell icon, lalong-lalo na kung gusto nyo maging updated sa mga bagong readings. Ito ay another collective and timeless reading. So, kahit kailan nyo po ito mapanood, kahit late na, doesn't matter. Basta po kayo ay nakaka-relate dun sa reading para sa inyo ito. Welcome din dun sa mga cross-watchers. Kahit ano pong sign ninyo, basta tumugma sa inyong reading na to, ay maaaring para sa inyo ito talaga, no? Kumbaga, meant na ma-receive niyo yung mga messages na nandito. And para naman dun sa mga hindi maka-resonate, guys, please, wag nyo ipilit. Marami pa namang ibang reading. Siguro talagang hindi lang para sa inyo itong reading na to, okay? Search nyo yung aking timeless na playlist dito. Makikita nyo yung mga readings doon. Baka doon eh, makita ninyo kung saan kayo nag-resonate, okay? At syempre, dun sa mga gusto mag-avail ng personal reading, visit nyo yung aking Facebook page, no? Yung link at saka details nakalagay sa description box natin. Yan. Tignan muna natin yung overall energies mo ngayon. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito sinasabi ko. Wala ako sa hulog. Sorry. Taurus, Virgo, Capricorn. Ano yung main energy mo? Oh, meron kang imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Okay? So, gamitin mo yung imagination na yan. No? Maring ngayong time na to, very creative ka or very imaginative. Ang daming ideas yung pumapasok sa isip mo. Ang daming inspirations. No? So, habang nagmamanifest ka niyang creativity more ng imagination mo, no? Make the most of it. Pakinabangan mo. Gamitin mo yan into something useful, into something good, no? Na makakatulong sa'yo. Okay? Yan. Gamitin mo yan. Imagination mo sa magandang bagay. Tingnan pa natin ibang energies mo. Baka itong imagination mo, ito yung indication na kailangan mo mag-create, no? Kailangan mong gumawa ng something beautiful or something na ikakasaya mo or makakatulong sa'yo or something na magbibigay sa'yo ng success, no? Malay mo, di ba? Napaying ibang energies para kay Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ka ditong wealthy man, no? So itong person na to is successful. Kung sino man yan, pwedeng boss, pwedeng mentor, someone na pwedeng mag-assist sa'yo, sumuporta, tumulong, no? Someone with connections na pwede kanyang matulungan dyan sa situation mo. Meron ding message of concern, no? Dami nakakatanggap ngayon ng mga, ano, yung mga mga pinag-iisipan or mga bagay na nagpapasakit ng ulo. Pero ito, message of concern, mukhang may matutuklasan ka or makakarating sa imbalita na hindi good news, for sure. No? Tingnan mo yung tsura niya. So, pwedeng disappointing, pwedeng nakakabigla, pwedeng nakakasama ng loob, pwedeng something na pag nalaman mo eh, mamumroblema ka. So, brace yourself dito sa paparating na yan, kung ano man yung mensahe na yan na paparating sa'yo. Meron ding journey. So, baka biglang travel ka ngayon, no? Hindi ka, maaring hindi ka prepared o maaring haharas ka kasi kinakailangan mong biglang may pupuntahan ka or babiyahe ka, wala sa plans. So, pwedeng ganun. Mukhang balikan naman itong trip na to, yun yung nafe-feel ko. Balikan, yun nga lang, parang nabigla ka dyan. Kumbaga, hindi mo expected na
na bigla kang babiyahe or may pupuntahan ka kasi nga may importanteng bagay na kailangan mong asikasuhin. Tingnan naman natin pagdating sa love life mo. Earth signs, no? Anong chika ngayon sa love life mo? Deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Ayan. So, merong hindi, truthful sa inyong dalawa dito sa iyong relasyon. Kung sino man yan. This could be the one, no? You've already met the romantic partner you seek. Okay? So, sinasabi niya na itong person na to is the one. Siya na daw yung the one mo. Kaya lang, meron kasing deception dito eh. So, hindi ko ngayon alam. Maaring tama itong person na to para sa'yo. Kaya lang, may mga details or may mga secret siya from you. No? O pwedeng ikaw yung may mga secrets dito sa person na to. So, merong isang hindi nagpapakatotoo or merong isang hindi nagdedeklara ng mga sikreto niya or may mga bagay na tinatago. Okay? So, kung talagang mahal mo yung person yan or kung talagang mahal ka niya, hindi, there's no need para itago yung mga secrets. Kailangan sabihin ninyo lahat-lahat sa isa't isa. Or magpakatotoo kayo sa isa't isa, no? So, meron din ditong religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing. So, maaaring magkaiba yung culture niyo nitong person na to or magkaiba yung values ninyo or religious beliefs ninyo. And sinasabi ng card mo na yun nga, isang factor yun na nakaka-apekto sa inyong dalawa, sa samahan yung dalawa. So, yung mga ganyang bagay, nasa sa adjustment ninyo yan, paano nyo tanggapin yung isa't isa, no? Kasi kung talagang mahal yung isa't isa, kahit na magkaiba yung culture ninyo, magkaiba yung beliefs ninyo, mga paniniwala ninyo, yung religions ninyo, no? Eh, sa tingin ko, hindi naman yun magiging hadlang kung talagang totoong mahal nyo isa't isa. So, nasa sa inyong dalawa na paano nyo i-work out yan. Okay? Yan naman natin yung additional messages mo pagdating sa tarot cards. Ay, sorry guys. May commercial na naman. Maingay mga aso. Okay? Pasensya na po kayo. So, meron kang the high priestess. So, secrets nga to. So, may mga bagay na hindi ka nire-reveal dito sa person na to. Or, maaaring ikaw yung very intuitive na yan. Or, matalas yung pakiramdam mo na kahit na hindi sinasabi sa'yo nitong person na ito, eh, nararamdaman mo or alam mo na meron siyang tinatago sa'yo or hindi sinasabi, no? Or hindi inaamin, okay? Yan. High priestess. Ano pa? Ayan na, nagsimula na sila. Sorry, maingay. May Wheel of Fortune. So, malaking changes ang paparating sa'yo, sa buhay mo, yung nafe-feel ko dito. No? Unti-unti mo nang mararamdaman yung pagbabago sa sitwasyon mo. No? And mukhang favorable sa'yo to. Mukhang maganda yung mga changes. Oh, meron din ditong The Magician. Well, tatlong major cards. No? Ito na yung panahon para mag-manifest ka ng abundance, ng swerte, ng success, no? Samahan mo na ng action. Kailangan mo talagang hindi gagalaw tong bagay na to hanggat di mo to sinisimulan. Okay? So, nasa sayo na lahat ng kailangan mo sa ngayon. Kumbaga, ano pang hinihintay mo? Kailangan mo lang siyang gawin. Kailangan mo umpisahan, no? Mag-create ka na kasi
Ito na yung ano eh. Kaya nga may imagination dyan kanina yung lumilito. No? So, gamitin mo yung imagination mo. Itong opportunity na to, itong stage na to na very creative ka, very imaginative ka, i-convert mo siya into something useful. Kaya nga may magician eh. Kailangan mong magikin yan. Hindi, kumbaga, kahit ini-imagine mo yan, gawin mo in reality. Gawin mo siyang bagay. Something na nahahawakan. Something na totoo. Something na hindi lang idea lang. Hindi lang siya plano. No? So, ito na yung time mo para mag-create. Mag-transform yun. No? Pwede rin kasing transformation yun sa buhay mo eh. Sa sarili mo eh. Making of cups, no? So, may kadil ka dito na water sign na lalaki. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? No. So, itong person na to, supposed to be, dapat matured siya pagdating sa emotions niya. At saka na mabait siya, very caring, very nurturing, supportive, no? Kaya lang, may ang mga negative, ano niya, negative side niya, no, may mga times na nagiging ano siya, over-emotional, no, parang na nagpapadala siya dun sa kanyang mga emotions instead na maging logical siya, mas binibigyan niya ng importansya yung emotional, alam mo yun, so yun. Minsan yan. Minsan overly sensitive siya. O, meron ka rin ditong The Tower. Wow! Ang dami mong major cards, dear. Transformation talaga to, guys. Ayan, o. Transformation siya. No, ang maganda rito is the Wheel of Fortune ay nasa side mo. No? Mukhang successful itong transformation mo. Itong pagbabago na to is pagbabago for the better. No? Kailangan lang meron ditong kailangan mo pang matauhan para lang makumbinsi ka na kailangan mong baguhin yung mga bagay-bagay na kailangan mong baguhin to sa sarili mo. No? Pero maganda 'yon kasi etong disruption na to, kung ano man itong paparating sa iyong panggulat, no? Maaring you are unprepared for this. Pero, yung magiging resulta niyan is maganda. Magta-transform ka kasi dito eh. Into something better. So, ito na yung opportunity mo para buuin yung sarili mo, para baguhin yung buhay mo, para baguhin yung sarili mo. Okay? And luck is on your side. So, yan. Dapat confident ka dyan. Blessing in disguise man yan. Kung may mangyari man sa yung challenge, una challenge. Pero, ito yung magsisimula yung magiging hudyat ng pagbabago sa sarili mo at sa buhay mo. Meron ka rin ditong Seven of Cups. Okay? So, be careful what you wish for. No? Hindi lahat, no? Dapat maging maingat tayo sa thoughts natin. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun yung magmamanifest, yun yung makukuha natin. And, magingat ka sa mga temptations, yung mga bagay na magpapagulo ng isip mo. So, straight lang dapat. Follow your true north. Mag-focus ka dun sa main goals mo, sa priority mo. No? At huwag ka magpa-distract dun sa mga bagay na nagda-divert ng attention mo dun sa main purpose mo, sa main goal mo. So, piliin mo lang kung ano talaga yung pinaka-importante para sa'yo. Okay? So, yan. Tignan naman natin yung closing or additional message or advice ng angels para sa'yo. Earth signs. Yes, wow, big yes, okay? So kung may katanungan ka,
Ito na yung sagot ng angels mo, yes. Ito na yun. Okay? Huwag mo nang questionin kasi big yes yan with an exclamation. Yes na yes ang ibig sabihin yan. So yan, yan yung mga nasilip natin ngayon. Mga mensahe para sa'yo. Sana nagustuhan mo to Earth Signs. Don't forget to like at share this video. Kung gusto nyo rin guys mag-comment, feel free to comment. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to subscribe. And like and follow my Facebook page. Mag-message po kayo dun for personal or private reading. Yung link at saka details nakalagay sa description box. So take care, good luck, at kita-kits sa susunod na reading.